kasi medyo maliliit yung mga natamaan. At ang pinakamasakit dito, min ako eh, nanay rin, so we all have children. Alam naman natin that when that happens, when you tolerate that kind of act, dalawa ang pwedeng mangyari. Impunity, yung mga nasa baba o yung mga implementers ay pwedeng umabuso. At pangalawa dyan, syempre, ano yan, dagok sa turismo. So if we talk about tourism being hit, because how can you invite tourists to come here when you see all over the newspapers na puro patayan ang nangyayari? So talagang deterrent siya, na hindi siya nakakapaangat ng ekonomiya ng Pilipinas. Now let's talk about impunity. Yes, maganda ang hangarin ng ating dating Pangulo, pero pagdating kasi sa baba, marami kasi mga marites sa Pilipinas. Kunyari pag initan yung iyong anak, or intriga, or i-divert sa isang teenager, sometimes, na-stereotype eh. May tattoo lang, sasabihin ka agad na addict. No? Medyo hindi lang ganun kapogi at kaganda, sasabihin ka agad na addict. So, mind you, when we were doing a study on HIV patients, sa Pilipinas, napakalakas ng stigma na kapag ikaw ay hindi gaano maputi, flawless, hindi ka mestiza, positive ka. Kapag ikaw ay maganda, bata, ang ganda ng balat, swak na swak yung makeup, negative ka sa HIV. But it's actually not the truth. Ang daming young professionals who turned out positive because they really did not understand how to protect themselves. Ganito rin ang nangyari sa drug campaign, na kapag ikaw ay medyo out of school or medyo nagkukonting bulakbol, pwede kang pag-initan sa baba. So you become a diversion of those who have impunity, at ang nagiging kawawa doon, yung mga tao sa baba. So we congratulate the current administration in its bloodless campaign. But of course, we also have to make sure that rules and laws are implemented. Kasi minsan, kung puro tayo patayan, tinatanggalan mo ng karapatan na magkaroon ng boses ang maliliit na tao. And this is very hurtful to parents like us.